guys! I am Debbie Santos at nandito ako ngayon para i-share sa inyo yung mga pinagagawa ko sa face ko, like mga enhancements. So, shout out sa The Gluta Lounge dahil sa kanila, grabe, road to hugis bigas na talaga yung face ko. And ayan, i-follow nyo sila sa Instagram at meron silang free consultation. Meron na silang 4 branches, Kikay. So, inquire na lang kayo and kung wala pa kayong time mag-visit, meron naman silang online. And kung ano, pwede nyo tanongin sa kanila kung ano yung mga dapat bang gawin sa face nyo or enhancement sa face nyo. So, ayan, maraming salamat sa The Gluta Lounge. Inquire na kayo sa kanila. Marami silang services dyan. And, ayun, and shout out pala rin sa mga mommies na katulad ko na kikay talaga at wala makakapiga sa pagkakakikay kahit mommy na. And, hi din and shout out din sa mga single dyan na, or mga singles na kikay na rin at talagang gusto rin magpa-enhance pero minsan iba natatakot, kanyan. And huwag kayong mag-alala kasi sobrang worth it at ako mismo lahat ng mga susunod kong videos, isha-share ko sa inyo yung mga pinagagawa na sa face ko. Para hindi rin kayo mag-hesitate, mag-try din talaga. And ayun, invest kayo sa sarili nyo kasi nakaka-gain din siya ng confidence. Promise, iba rin talaga, wala namang masama dyan. At sa ngayon, sobrang, alam yun, open na tayo sa mga at tanggapin na natin na kailangan din talaga natin na mag-enhance yung sarili natin. And but, huwag nyo rin kakalimutan na hindi lang sa pagpapa-enhance ng face, dapat din talaga ingatan natin yung sarili natin at mag-workout pa rin tayo. Okay, and before that, kung mapapansin nyo yung face ko, medyo parang hindi pa siya masyadong pantay. Minsan kapag umingiti ako, baka kasi sabihin nyo, ano ba yan? Yan ba yung mangyayari sa ganito, ganyan, ganyan? Parang hindi pantay or aware naman ako dyan kasi may pinagdaanan kasi ako na face sa Jotox na hindi siya normal. Hindi naman normal, pero iba lang yung reaction ng face ko. So, for 1 week talaga, nagpahinga ako. Pero ang good thing kasi noon, yung husband ko rin, nagpapa-enhance din siya. Thank you sa The Gluta Lounge kasi na-try niya yung Jotox. As in, parang walang nangyari sa face niya na nag-swollen, ganyan. As in, parang nakita talaga yung instant effect na, which is, ganun naman talaga yung effect ng Jotox. Pero for me kasi, grabe, mataas ang pain tolerance ko. Pero naman, yung reaction ng face ko, sobrang sensitive talaga. Sobrang ibang-iba. Kaya buti na lang din, na-try din ng husband ko, natatry ko rin. So, nakikita ko yung difference ng changes sa face namin. Grabe. Intro pa lang. Pero, yun nga, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, alam niyo naman, maraming mga tao dyan na, ay, bakit ganun pag umingiti siya? Parang iba, mas maano dito. Kasi, lumaki po talaga yan. But, hindi yan ang pag-uusapan muna natin. Ibang video yan. Magfo-focus muna ako sa chin fillers. Kasi, chin fillers talaga yung pinaka nagustuhan ko bukod sa height ko talaga. Syempre, given na yan talagang gustong-gusto ko yan. Kasi, nagka-bridge talaga naman ako. Pero, yung talagang second na nagustuhan ko talaga na ginawa nila sa akin itong chin fillers, kaya ito yung uunahin natin. Okay, so bago tayo mag-start, nasabi ko na, napakadami na ng nagsasabi ko, but ayun, kasi wait lang, bago ko rin sabihin sa inyo kayo na bago yung ngiti ko, yung medyo, ako kung saan pa mas maga, may nararamdaman pa rin akong medyo ngalay-ngalay at hindi mo siya agad makikita ng parang instant din for me kasi nga iba yung reaction niya, but ang Jotox talaga, kahit mag-research kayo, 3 to ilang months onwards po pa siya makikita talaga yung effect niya, and up to 1 year siya naglalast. So, after a year, pwede kayo magpalagay ulit or depende naman sa inyo basta nagpasan nyo na yung face ng 6 months. Yun. Pero kasi, diba, again, iba-iba nga ito at non-surgical siya. So, hindi talaga siya permanent, diba? So, ayun lang and start na muna tayo sa ating topic ng chin fillers journey ko. And ano ba yung mga naramdaman ko? Ano ba yung after effect niya? Masakit ba? And after ilang months pa siya naglalast? Ano ba yung ginagamit sa chin fillers? Ano ba yung mangyayari pag nagpa-chin fillers? So, yun yung topic natin for today's video. Ayun, since ito yung pinaka-favorite ko na talagang nagpa-enhance ng face ko, ito yung unahin ko, chin fillers. Yung chin fillers, tatanong nyo, ano ba yung benefits ng chin fillers? Yung chin fillers, guys, ayan, obvious naman talaga na sobrang na-define yung chin ko. Makikita nyo rin dito sa video na to, yung after ko na, or makikita nyo sa picture na to, yung after na nilagyan ako ng chin fillers. So, yung chin fillers kasi yan talaga magpapa-define at makakapag gusto nyo yung, kung gusto nyo yung goal nyo talaga maghugis bigas, talagang medyo mag hahaba ng konti itong chin nyo.
Eh, natatandaan ko kasi, pinakita sa akin ni Sis Kate, yung gumawa sa akin, si Sis Kate, yup, na parang, ano niya, parang meron siyang, ano, sinukat sa face ko. So, dapat ganito daw yung, parang alam ko, okay yata yung sa may bandang forehead ko, tas sa nose, ito, kulang nga daw ako sa chin. So, yun, nilagay niya ako. Parang, hindi siya nakontento sa isa. Yun yung maganda rin sa The Gluta Lounge, guys, ha. Kasi, hindi ka nila hahayaan na parang, ah, pwede na yan, parang okay na yan. Basta ito lang kasi yung binayad mo, so ito lang yung, alam mo yon. So, may, kasi may ganun, diba? May na-experience na ako na ganyan, ng mga nakausap ko na lumipat din sa The Gluta Lounge, na napanood yung video ko, nagpa-enhance ako kasi may mga napupuntahan na sila ng mga aesthetics, ng mga lounges, mga ganyan, ng mga clinics na parang, alam nyo, isa pa pinaka-worst pa na nakita ko or narinig kong kwento is nagpa-chin filler siya sa kilala pa daw. And then, after one week, na natunaw, parang hindi rin nakita yung chin niya. Asas, wala, pinagbabayad ulit siya. So, ang maganda kasi sa The Gluta Lounge, hindi dahil syempre ini-sponsor nila ako, ha. Kasi syempre, pangalan ko rin nakataya dito. Ayoko rin naman na parang, alam niyo, kaya nga talaga eager na ako talagang i-share sa inyo. Kasi nakikita ko talaga resulta. Imagine niyo yung chin ko, magpo-4 months na to. Andi dito pa rin talaga siya. And to think na nag-workout na nagpapawisan ako lately, balik workout na ako, minsan twice or thrice a week akong pinagpapawisan, pero 4 months andi dito pa. So yun nga, sinasabi ko nga sa inyo kanina, nilagyan niya ako ng isa pang beses, sabi niya, eh parang kulang pa, so dinagdagan niya ulit. So parang hindi talaga sila tipid at hindi ka talaga lalabas na parang hindi ka satisfied sa ginagawa nila at talagang sulit talaga yung pera mo kasi hindi ka talaga nila titipin. Kahit nakausap ko na rin yung pinsan ko na nagpagawa na rin sa kanila, dumayo pa rin sila kasi parang before dalawa pa lang yung branches nila sa Bulacan. So pumunta rin yung pinsan ko doon, sabi niya ang galing nga talaga nilang mag lip fillers din. Tapos yung mga, ako kung ano pinagagawa niya doon, pero nagustuhan talaga yung services nila, Sis Keton and The Gluta Lounge talaga. So, ayun, yung chin, yung sa chin, gustong-gusto ko yun nga kasi madedefine talaga. As in, kahit hindi pa ako nagpapahifo noon, hindi pa ako nagpapahifo noon kasi yung punta namin last noon is yung facial. Nagpa-facial lang ako, tsaka nagpa, iba pa rin yung topic ko dito sa Botox, ha, tsaka ay nagpa-chin fillers. Yun yung ginawa namin kaya na-amaze din talaga ako. Kaya talagang madedefine at madedefine talaga yung chin. And huwag kayong matatakot din pala sa chin fillers kasi hyaluronic yung gamit nila sa na fillers para sa chin natin. So after, I think, di ko alam, ha, pero sabi yata nila, kung natatandaan ko, parang 6 months to 1 year siya. And matutunaw na lang siya na kusa. So wala tayong dapat ipag-worry dyan, guys. And so, yun nga, sa reaction naman ng face ko, wala akong nakitang or wala akong na-feel na anything na habang tinuturukan. Kung makikita nyo yung video ko na to or yung sa picture na to, medyo nakagano kasi akala ko masakit. Pero, wala akong anything naramdaman. Talagang parang in-expect ko lang na kaya ganyan yung face ko kasi parang in-expect ko lang na baka masakit kasi syempre injection, ganyan. So, habang nilalagay siya, nilagyan muna siya ng yellow para mapamanhead. Okay ng yellow, hindi na kailangan ng tropical siya do para dyan. So, ginawa lang is yung, tawag ito, yung ice lang, tapos nilagyan na nga, injection na nga. Tapos, parang, wala ako, as in, promise, o dahil din siguro, hindi rin dahil sa mataas ang pain tolerance ko, pero wala talaga kami naramdaman. Talaga nilalagay lang. And, in fairness, hindi talaga, walang pamamaga. Parang naramdaman mo lang na for the next day, may matigas lang siya. And after siguro 5 to 1 week, wala na siyang sakit or anything. Na parang, ayan na, umuhulma na siya sa face mo. Tapos, ayan na ulit siya. Ayan na, kung makikita niyo, ayan. Yan pa rin siya. At wala akong anything na napamamaga, ganyan. Pero syempre, kung magpapagawa kayo ng ganyan, kung active kayo, bawas muna or wag muna kayo mag-workout for 48 hours para lang safe. And then after that, siguro mga after, bigyan nyo lang ng 5 days to 1 week, siguro go na kayo sa chin go na kayo sa mga activities na ginagawa nyo. Pero in all fairness naman sa mga pinigagawa ko sa face ko, isa to sa chin fillers na medyo wala talaga ako naramdaman na anything na pamamaga or what sa face ko.
And syempre, disclaimer lang din, iba-iba nga tayo ng reaction kasi baka mamaya pag na panood nyo to, sabihin nyo, sinabi ni Debbie, wala namang something na ano, na naramdaman, bakit sa akin namaga, bakit ganito, ganyan. Yan ang ni-research ko. Alam nyo, na-realize ko na nagpa-jotox ako, syempre namagayang face ko, 'di ba? Nagbasa-basa ako. Ang dami kong binasa at ang dami ko rin natutunan, kaya sabi ko gusto ko rin i-share sa inyo. Nasabi nga na bawat nilalagay talaga natin sa face natin, lalo na 'yung mga Botox, mga ganyang fillers, iba-ibang tao, iba-iba rin tayong reaksyon ng face natin. At huwag kayong mag-worry kasi very safe naman talaga yan. At natutunaw lang din talaga yan sa face natin at wala naman anything na bad chemicals na nilalagay dyan. So huwag kayong mag-worry kasi I know, been there, done that guys. Talagang kung makikita niyo yung face ko nung sa Jotox ako, talagang parang akala ko parang wala, paano pag ganito na talaga yung face ko. But, ang dami kong mga naiisip pero ang dami ko rin nabasa na wala ka dapat ipag-worry kasi iba-iba nga ang sensitivity ng face ng tao at iba-iba yung reaction. Basta natutunan ko rin sa journey ko na huwag talagang magpa-panic, mag-research din talaga. Pero syempre, minsan kasi pag the more na nag-research tayo, mas pinagpa-panic tayo. Pero syempre, piliin na natin yung mga, di ba, yung mga makatotohanan naman talaga. Pero huwag na huwag kayo magpa-panic anything na ginagawa nyo sa face nyo kasi normal lang talaga na reaction talaga ng body. At na basa ko rin na anything na fillers or kung ano man na nilalagay sa face nyo na ini-inject dyan, may nagre-react talaga yan at which is talagang normal na normal talaga yan. And kung magtatanong kayo kung ano mangyayari kapag natunaw na siya, kapag nawala na, pag nag-wear off na siya after ilang months, ayun, babalik lang siya sa normal. Normal na lang talaga, parang bumalik lang din yung chin mo. Na wala ka anything maramdaman kasi natutunaw lang naman siya. And kung gusto mo, kung medyo na ninipisan ka na ulit, magpaano ka na lang, magpa-refill ka na lang, and then, ayun, gora na ulit. So, syempre kasi non-surgical nga siya, so huwag kayong mag-expect na syempre permanent. Ayan, so, alam niyo naman yon, kaya mag-ano na lang kayo, basta tanong nyo na lang din sila kung talagang curious kayo at gusto nyo magpagawa. At pag kayo mag-aila kasi talagang promise, chin fillers, nako. Kung yan pa rin yung budget nyo, wala pa kayong pang budget pa or ipunin nyo pa lang yung mga pang haifu, exlift nyo, pang dito, pang lift ng face, ganyan. Itatakal ko rin sa mga susunod kong video, mag-chin fillers muna kayo. Unahin nyo muna yung chin fillers nyo kasi ibang-iba talaga yung effect niya sa face nyo. So, ayun lang, key guys, para sa chin fillers, kung ako sa inyo, punta na kayo or check nyo na yung The Gluta Lounge, mag-inquire na kayo. Enjoy nyo at deserve nyo yan, mag-invest talaga kayo sa sarili nyo. And, ayun, thank you so much. Kung may questions pa kayo, may gusto pa kayong malaman, huwag kayong mahiyang mag-comment lang sa video na to. And kung sa mga nagpa-chin fillers na, let me know kung ano yung mga na-experience nyo, kung may namaga ba or hindi naman, kung okay lang naman, kung nagustuhan nyo ba yung effect, kung how long ba nag-last sa inyo. Kasi ako, bago pa lang ako, parang performance pa lang nitong September na to. So, let me know din. Gusto ko din maninig yung mga stories nyo about that, sa mga pagpapa-enhance nyo, and kung may masasuggest pa kayo na mga possible na pwede kong gawin sa face ko or ganyan or kung ano yung mga ano pang mga gusto nyong malaman, mag-comment lang kayo guys and naantayin ko yan. Thank you so much and don't forget to like and subscribe my video guys and thank you for watching. Bye! We'll be right back.